Amen. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Yung mga nandito, yung mga kasama namin, tsaka yung mga nandiyan po sa mga kanya-kanya niyong tahanan sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Diyos po ba natin ay buhay sa umagang ito? Amen. Mukhang Good Friday na agad. Teka, February pa lang, araw ng mga puso noong 14. Ngayon ay February pa rin. Next month, March. Ang bilis ng panahon, minamadali na tayo ni Lord. Baka bumalik na siya. Amen. Sige po, sa umaga pong ito, ako po yung may babasahin pong isang passage sa Bible para po sa ating bago po mag-start ng ating worship, no? Ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sige. Kung may mga Biblia po tayo, no? Makipagbukas kayo sa akin sa Colossians chapter 3 verse 16. Amen. Yung mga nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, yung mga nandito, especially yung mga Bible tayo dyan. Sabi po doon, no, ang mga salita ni Kristo ay magpapaalalahanan. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Amen. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. So umaga pong ito, bukod po doon sa pagmamahal sa isa't isa, no, na iniiwan sa sabi ni Paul, at the same time, tayo po ay sumusunod kay Kristo, ini-invite din tayo ng Panginoon. Nire-remind din niya tayo na huwag nating kalimutan yung pag-awit ng pagpupuri. Yung mga awitin na kinakailangan nating i-offer para sa ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, wala po tayong ibang audience kundi si Jesus, kundi ang ating Panginoon. Siya lang po yung ating i-glorify higit sa lahat. Yun pong ating ginagawa ay gawin lang natin ng galing sa puso natin. Hindi naman po yun, it's more on technical, no? Kailangan po by sa ating sarili, sa ating puso, nandoon po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Sige, naiyakan ko po ang lahat na tumayo sa ating pagsisimula. Tayo po ay aawit ng isang awit pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ay ariin nating isang panalangin sa bawat isa, no? Yung mga nandiyan sa inyo, sa inyong mga tahanan. Hoping kami na makarating po itong live streaming na to para po ma-refresh po yung ating spirit. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Napakabuti niya. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sinasamba at wala nang iba God sa aming buhay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon. You are worthy and you are awesome God in this place. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dapat papurihan at sambahin. Dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos na nagbibigay sa amin, God, ng lakas para kami ay makatayo, kami ay magawa namin kung ano yung mga dapat namin gawin sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, maging doon sa aming career, everyday. Salamat, God, sa buong isang linggo na pagsama mo sa amin. Nawagad ang worship ay nandoon sa puso namin, every time, every day. Saan man kami mapunta, nandun yung worship, nagpo-worship kami. Ang aming puso, God, ay handang magpurit, sumamba sa iyo. Hallelujah, na hindi kami nalilimitahan ninuman. Hallelujah. Salamat sa umagang ito. Bless us. Lahat kami ay gamitin mo ang iyong lingkod bilang tagapanguna, ang mga backup singers, even the musician. Bless us. Lahat ang aming mga kamay, paa, bibig, mga lalabas sa aming bibig, sa aming labi, Lord, ay magsisilbing blessing sa makakapakinig nito. Pagpalain mo din po, Panginoon, maging yung mga yung aming ministry, ang church. God, ikaw ang patuloy, Lord, na magbigay sa amin ng wisdom sa lahat ng aming ginagawa, inspiration, Lord, every time na kami ay dumadalo sa gawain mo. Maging doon sa mga nasa kanya-kanyang tahanan, Lord, ingatan mo silang lahat, Panginoon. Ikaw, God, ang magbigay sa kanila, Lord, ng kalakasan. At ikaw, Lord, ang magbigay sa kanila, Lord, ng challenge every day kung ano yung dapat nilang gawin as a Christian, as a born again, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa aming puso hindi mawawala ang pagpupuri, pagsamba, Panginoon. Salamat, Lord, nawa sa umaga ito ma-enjoy namin ang fellowship sa isa't isa. And we pray, Lord, kung ano man ang paninira ng kaaway ng Diablo sa umagang ito, ibinawasak namin sa pangalan ni Jesus. We bind all the works of evil right now in the name of Jesus. Proteksyonan mo, Panginoon, apat na sulok ng gawain ito. Protect us, Lord, even ng aming mga kagamitan, aming mga
ang mga sarili, Panginoon, all the deceiving spirit, Lord. We pray na Ikaw, God, ang patuloy na manalantay sa aming puso, sa aming isipan sa umagang ito. Salamat kung ano man yung mga problema na aming pinagdadaanan. Lord, we pray na ito'y mapagtagumpayan namin. Hallelujah. Salamat. Tinataas ka namin. We bring back all the praise and adorations to you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo'y magtuloy-tuloy. Anyayahan po natin ang banal na spirito na samahan tayo at maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Jesus, we worship you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are worthy and awesome God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Yes, Lord. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Yes, Lord. Niyayakap ang iyong kalooban. Isa pa nanunumbalik. Sa trono ng buhay namin. Hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you in the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Tayo po ay yun po ay nililigawan muna natin si Lord, no? Meron muna tayong ano sa kanya bago tayo pumunta dun sa hagdan. Okay, sige. Tandaan na po tayo magpuri sa Panginoon.
Amen. Sige, palakpakan naman natin sa Lord. Ang lungkot natin para tayong Good Friday. Eh. Para tayong nalugi, no? Para tayong walang benta. Amen. Sige, palakpakan natin sa Lord. Tayo po ay magpupuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
God. Tunay na walang papantay sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Walang papantay sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kahit sino man. Jesus, Jesus, you're worthy. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong papurit pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sa umaga, Panginoon, inaayahan ko kayong muli na tayo po ay maglilay-nilay. Ang awiting pong ito ay sa mga kanta na awitin na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Napakaganda ng letra ng kantang ng awiting ito. Hallelujah. Anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Jesus, we honor you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Narito kami nagpapakumbaba sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagoin. Ito kami nagpapakumbaba sumasamba sa isang Diyos. Yes, Lord. Pagkilos, hallelujah, at sa hindi na
worship you. We adore you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon, sa umagang ito po. Talaga kaming ay napupuno, Panginoon. Tunay kang mabuti, God Jesus. Walang imposible sa iyo, God Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan na binibigay mo sa amin, sa kaluwalhatian na suma sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for everything, God, sa lahat ng mga bagay na binigay mo sa amin, Lord. Forgive us, Lord, sa lahat ng lapses namin kung may mga pagkakamali kami, sin, Lord. Hindi kami nakapatawaran. Ikaw, God, ang patuloy, Lord, na magbigay sa amin, God. Lord, ng forgiveness sa lahat ng mga ginagagawa namin, God. Hallelujah. Every day, God, sa amin buhay. Jesus' name, Jesus' name. Cover us with your holy blood. Salamat po, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw lamang, Panginoon, ang tinataas namin. Wala nang iba, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang pumili sa amin, God. Hallelujah. At sa iyong pagbabalik, Panginoon, naniniwala kami na kami ay kandidato, kami ay kasama, Panginoon, sa iyong pagbabalik. At yun ay pinangahawakan namin sa buhay namin. Salamat, Lord. We bring back all the praises and adorations to you. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sa Kanya po ang pinakamataas na kapurihan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo sa pag-praise and worship natin sa Panginoon? Ay, amen! Siyempre, na-bless tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon, maging nandyan sa mga kanilang tahanan. Patuloy tayong magpuri at ibigay natin yung sarili natin ngayon sa araw na ito sa Panginoon. At sa mga nasa tahanan at sa iglesia na ito ngayon, maaari ho ba tayong makibuka sa may mga Biblia? Sa merong mga Biblia dyan sa tahanan nila at maging dito sa iglesia, makibukas po tayo sa Efeso 6:1-3. Efeso 6:1-3. Sabi sa salita ng Panginoon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong, ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Pagpalain po nawa tayo sa pakikinig ng kanyang salita. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umaga po ito, sa ating pong pagpapatuloy sa ating tema na pinamagatang relationship status. This morning, we'll be talking about a child that every parents dream of. A child that every parents dream of. Okay. Nais ko pong basahin yung ating text doon po sa kanina binasa natin sa Tagalog. Ngayon po ay babasahin ko sa English. Ang sabi po rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this morning that we can come before you boldly in the throne of grace because of your blood that was shed on the cross. We thank you that we are your children, and we thank you that as your children,
we can call you our Father. This morning, Lord, as we continue to study your word, we pray that your spirit will fill us and that your message will come before us, will come into us clearly. We pray, Lord, that you will be the one who will enlighten our minds, open our hearts, open our ears, O God, so that we can hear clearly your message to us this morning. Bless us as we meditate upon your words, and we also pray that as we come to worship you, we may bring glory and honor to your name. In Jesus' name we pray, Amen. Mga kapatid, mga magulang, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na mag-wish tungkol sa gusto mong maging anak. We're not talking about the gender, but we are talking about character. In short, ano ba ang inyong sana all? In terms of having children, ano ba ang iyong dream child? This morning, as we continue with our theme, relationship status, pag-uusapan natin sa araw na ito, ano bang klase ng mga ang pinapangarap ng bawat magulang? Na kapag nakita nila, ay mapapasabi sila ng sana all. Na kapag nakita nila halimbawa si Janjan, saan ba si Janjan? Nawala. O kaya si Jasper na lang, yan. Na kapag nakita nila halimbawa si Jasper, ay mapapasabi sila na, wow, sana ganun din yung mga anak ko. Sana all. Sa mga kabataan, sa araw na ito, nawa ay matuto tayo mula sa banal na kasulatan, paano ba magiging isang ulirang anak o isang anak na pinapangarap ng bawat magulang. Para mas madali nating matandaan at lagi natin itong maalala, gagamit tayo ng acronym sa salitang OBEY. O-B-E-Y. Okay, isa-isahin po natin. Number one, O, obey your parents in the Lord. Okay? Ang sabi rin sa verse 1 ng Ephesians chapter 6, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Okay? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pansinin po natin, itong verse na ito ay hindi po optional. Na pwede mo sabihin na take it or leave it. Ito pong verse na ito ay isang kautusan. It's a command. At ito po ay hindi lang isang simpleng kautusan na, sige na nga, sabi, obey daw eh. Ang key command, ang key sa command na ito ay yung pong salitang in the Lord. Sabi sa verse 1, children, obey your parents in the Lord. Kung paano ang wives ay nagsasubmit sa kanilang mga husbands in the Lord, in the same way, children must obey their parents in the Lord. Children needs to obey not just because it is their parents, dahil ito yung gusto ng kanilang mga magulang. But instead, as a children, we must obey because it is what Christ wants. So, kaya tayo dapat sumunod, eh hindi dahil ito yung gusto ng ating mga magulang. Kaya tayo sumusunod dahil ito ang gusto ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang karaniwang attitude ng mga bata ngayon kapag inuutusan? Okay? Iba't iba ang maririnig natin kapag inuutusan ng mga bata ngayon. No? Andyan na yung very popular na wait lang. No? Wait lang. No? Yung wait lang na yon, inabot na ng hapon, inabot na ng gabi, wait lang pa rin. Inutusan mo kaninang umaga, wait lang. Hanggang sa gumabi na, wala pa rin nangyayari. Yung iba naman, nagiging mga Batman kapag inuutusan. Ba't ako? Ba't hindi na lang siya? Ba't laging ako? So, kapag inuutusan, nagiging mga Batman. Yung iba naman, kapag inutusan, nagsasabi ng puro utos, lagi na lang, utos ng utos. No? May mga anak naman na kapag inutusan, sumusunod naman.
Pero deep inside, nagre-rebelde sila. They are obeying outside, but rebelling inside. Na, kapag inutusan mo, susunod siya, pero sa loob-loob niya, kung ano-anong tinatawag sa'yo. Yung papa kong puro utos, kung ano-anong sinasabi sa kanyang kalooban habang sumusunod. Merong isang bata na medyo pasaway. Sinasabihan ng kanyang nanay na maupo ka, pero ayaw maupo. Hanggang sa hindi na nakapagpigil yung nanay, ang ginawa niya, hinawakan sa magkabilang balikat at pinaupo doon sa upuan. No? Alam niyo sinabi ng bata? Alam niyo sabi niya, sagot niya doon sa kanyang, sinabi doon sa kanyang nanay? No? Sabi niya, I am sitting on the outside, but I am still standing on the outside, on the inside. Sabi niya, I am sitting on the outside, but I'm still standing on the inside. Sa madalit salita, napipilitan lang siyang sumunod. Napilitan lang siyang umupo. Nakaupo siya physically, but deep inside, nagre-rebelde siya. At sa kanyang kalooban, nakatayo pa rin siya. So, ito po yung nag-o-obey on the outside, but deep inside, they are rebelling against their parents. Sumusunod nga, pero nagre-rebelde sa kanilang kalooban. Yung iba naman, pag inutusan mo, puro opo na lang. Opo ng opo. Bawat iutos mo, opo. Pero, kumustahin mo, yung bang iniutos mo ay ginawa naman. Hindi rin. Opo ng opo, pero hindi naman sumusunod. May mga ganitong mga anak, may mga ganitong mga bata. The word obey literally means to stand under. It means to be under another's authority. So kapag sinabing obey, ibig sabihin ikaw ay nagpapasakop sa authority ng ibang tao o ng iyong, for example, sa iyong mga magulang. It means to follow orders. Diba sa mga military nga, meron silang kasabihan na obey first before you complain. So, kapag inutusan sila ng kanilang officer, hindi sila nagreklamo. Sa halip, sumusunod sila bago pa man sila magkapagreklamo. So, to obey means to follow orders or simply, in the context of parents and children relationship, it says that children needs to do what their parents say. In the book of Proverbs, we can see that children needs to learn the most important lesson of all, and that is to be an obedient child. Take note that this kind of obedience is not just accomplishing your parents' wish. Hindi lang ito pagsunod sa wish o sa kagustuhan ng mga parents. The issue here is obedience. Bakit kailangan sumunod ng mga anak sa kanilang mga magulang? Ang sabi ni Paul, obey your parents in the Lord, for this is right. Dahil ito ang tama. Kaya tayo sumusunod sa ating mga magulang dahil ayon sa banal na kasulatan, ito ang tama. We have to obey, hindi dahil ito na yung ating nakagisnang kaugalian, hindi dahil ito yung ginagawa ng mga nakatatanda sa atin, hindi dahil ito yung naaayon sa ating kultura o tradisyon. Instead, we obey because this is the right thing to do. This is the supreme thing. This is the right thing to do para magkaroon ng kaayusan sa loob ng tahanan. Kaya tayo sumusunod sa ating mga magulang ay para magkaroon ng kaayusan. Otherwise, ang kalalabasan nito ay chaos. Magulo. Walang order. Number two, B means to bring honor to the Lord by honoring your parents. Bring honor to the Lord by honoring your parents. In verse 2, sabi doon, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ito yung, kung babalikan natin yung Old Testament, yung Ten Commandments, makikita natin ito doon sa isa doon sa mga sampung kautusan, honor your father and mother. Pero may promise ito.
May kasamang promise ito. Kapag tayo sumusunod sa ating mga magulang, may pangako ito. When we honor our parents, we also bring honor to the Lord. Kapag tayo po ay, kapag sinabing honor, it means respect. Kapag tayo po ay iginagalang natin, nire-respeto natin ang ating mga magulang, ay nakapagbibigay din tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. We also bring honor to the Lord by honoring our parents. To honor means to respect. Paano mo irerespeto o paano mo sasabihin nirerespeto mo ang Panginoon na hindi mo nakikita kung ang iyong mga magulang na kasama mo sa tahanan, kasama mo araw-araw, ay hindi mo magawang marespeto. So, di po natin pwede sabihin na, Lord, I respect you, I honor you, pero binabastos naman natin ang ating mga magulang. Hindi po pagrespeto yun sa Panginoon. Bakit di natin tanungin ang ating sarili? Kung susunod ako sa Panginoon, kung paano ako sumusunod sa aking mga magulang, malulugod kaya siya? Tanungin natin ating sarili, paano ko ba sinusunod ang aking mga magulang? Sa palagay ko kaya, o sa palagay ba natin, itong ginagawa nating pagsunod, makalulugod sa Panginoon? O baka sumusunod ka nga, pero kagaya ka ng mga binabanggit ko kanina na you are obeying on the outside but rebelling on the inside. So, tanungin natin si mga sarili, sa ating pagsunod, nakalulugod ba ito sa Panginoon? Does it bring honor to the Lord? Will it bring respect? Sabi ni Paul in the first, this is the first commandment with a promise. Ibig niya sabihin, ito'y isang napakahalagang kautusan. Sa Old Testament, kapag sinaktan mo ang iyong tatay o nanay, ang parusa nito ay kamatayan. Death penalty. Ganon katindi. Ganon ka ine-emphasize yung paggalang, pagsunod sa mga magulang. Kapag sinaktan mo, ang katumbas niyan, nakaparusahan, ay death penalty. Kapag minura mo o pinagsalitaan mo ng masama, again, ang parusa ay kamatayan. Isipin na lang natin, kung i-apply natin ito ngayon sa ating kasalukuyang panahon, aba, baka ang dami ng nabitay na mga anak sa ating panahon ngayon. Minsan nakikita natin sa mga balita o sa mga programa sa TV kung paano murahin, paano saktan ang ng mga anak, yung kanilang mga tatay at o nanay na siyang ginamit ng Diyos para isilang siya sa mundong ito. Nakikita natin yan. Kung paano walang karespe-respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang malungkot sa mga magulang kapag tumanda, pag may pera, pag-aagawan ng mga anak. Pero pag walang pera, ay, doon ka kay kuya, o kaya doon ka kay ate. Walang ibig kumalinga, walang ibig tumanggap. Pero pag may pera, halimbawa, may pension yung mga magulang, pag-aagawan, ay, dito na kayo sa amin, tumira. Kami na ang bahala sa inyo. No? Pero pag walang pera, ay naku, doon na kayo sa kabila. Wala kaming papakain sa inyo. No? So, yun yung nakakalungkot na realidad. Kung babalikan natin yung Old Testament at i-apply natin sa ating kapanahon ngayon, nako, baka ang dami ng naparusahan ng kamatayan. So, obey your parents in the Lord. Bring honor by honoring. Bring honor to the Lord by honoring your parents. E, enrich yourself with God's favor through our parents. Verse 3. By honoring through our parents, we can enrich ourselves with God's favor. Yung blessing, matatanggap natin kapag tayo ay
sumusunod, ino-honor natin, irespeto natin ang ating mga magulang. Tingnan natin yung sinasabi sa, balikan natin yung sinasabi sa verse 3. Sabi riyan, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. The promise connected to this command is that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Now, what does this promise mean? Ano bang ibig sabihin ng promise na ito, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth? Ibig bang sabihin na aabutin ka ng 200 years old dito sa lupa kapag ikaw ay masunurin o nuro may respeto sa iyong mga magulang? No? Ano bang ibig sabihin nito? Huwag nating isipin na ito ay isang kasabihan o isang pamahiin lang. Ang salita ng Diyos ay hindi mababaw. Lagi itong mayroong substance. Sinasabi dito na ang masayang pagsunod o yung bukal sa loob na pagsunod ay nagdudulot ng maganda sa mga gumagawa nito. Pansinin po natin, mga kapatid, sino yung mga nagiging maganda ang buhay na mga anak? Yung mga masunurin, yung mga rumirespeto sa kanilang mga magulang. Tingnan niyo yung mga anak na pasaway at mga rebelde. Anong buhay ang meron sila? But silent, reluctant, rebellious obedience endures you and can even drastically shorten your life. Alam niyo po, yung mga rebelde, hindi sila tumatanda. Bakit? Kasi namamatay sila agad. There is no joke about this. This is not mere superstition. Silent obedience is really resentment and bitterness. And there is nothing more destructive in a human heart than resentment or bitterness. Kapag ang puso mo ay puno ng sama ng loob, puno ng bitterness, alam niyo po, yung taong, kung sino yung taong bitter ka, hindi naman siya yung nasasaktan, kundi ikaw mismo na nakakaranas nitong bitterness na ito. It does not endure the one you are bitter against. It endures you. It tears you up inside. It can cause serious physical disturbances. Ang sabi ng mga modern doctors and psychologists, they agree that a bitter and resentful heart produces acne. Tingnan niyo yung mga katabi nyo. Pag puro tagihawat ang mukha niyan, sabihin, bitter yan. Oh. Sabi ng mga modern doctors and psychologists, bitter and resentful hearts, o yung pong pusong puno ng sama ng loob at bitterness, sabi rito, it produces acne, it causes ulcers and loss of appetite, it upsets digestion, it impairs the use of the mind, and causes allergic reactions such as asthma or fainting spells. Minsan bigla na lang naihimatay. And makes the skin break out in hives and blisters. Naku, nagbabalat-balat ang, pumuputok ang mga balat, nagbibitak-bitak. No? And causes many other kinds of serious physical disturbances. So ito raw po yung naidudulot sa physical nating pangatawan ng resentment and bitterness. So kaya, huwag nating punuin ang ating puso ng mga sama ng loob. Alisin natin ang mga ito. Huwag nating punuin ang ating puso ng bitterness. So halip na maging bitter tayo, let us try and let us pursue to be better. Instead of being bitter, let us be better. Instead of being bitter children, let us be better children. Maging mga anak tayo na pinapangarap ng bawat magulang. That's why ang pangako ng salita ng Diyos sa mga anak na rumirespeto o ino-honor nila ang kanilang mga magulang, all will become well, or he or she will have long life. Again,
Don't get me wrong, baka isipin natin na kapag pala in-honor ko yung mga parents ko, aabot ako ng 200 years old. We are talking of a quantity and quality life here. If you honor your parents, you are enriching yourself with God's favor, and in return, you can be sure that your life will be the kind of life that God intends for you. A life that is full and meaningful, a life that is not cut short. Ito po ang buhay na ibibigay ng Panginoon kapag tayo ay marunong gumalang, rumespeto at sumusunod, matayo maging mga sunurin sa ating mga magulang. Kapag tayo ay naging ulirang anak o tayo naging anak na pinapangarap ng mahal lahat ng mga magulang, na kapag makita ka nila, mapapasabi sila ng sana all. Why yields in everything? Yield in everything. Colossians 3:20, sabi riyan, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ang sabi dito, in everything. No? So parents, mga magulang, hindi naman ibig sabihin to na pwede na nating abusuhin ang ating authority. Remember, in Ephesians chapter 5, verse 14, it says that fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Ang ibig lang sabihin nito ay bilang mga anak, we have to obey our parents in everything. Except, so syempre, merong exception ito. Kung ano yung iniutos sa atin, kung ang iniutos sa atin ng ating mga magulang ay hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita, o kaya naman inuutusan tayo ng ating mga magulang na nagpipigil naman sa atin na gumawa ng mga iniuutos ng Diyos. Sa madalit salita, merong exception. Sabi ni Paul, obey your parents in everything, pero merong exception. Bakit kailangan nating mag-obey? Because sabi niya, for this pleases the Lord. But again, there is an exception. Kung yung inuutos sa atin ay magiging dahilan para tayo ay mag-disobey naman sa Panginoon, that's the time na meron pong exception. So, from what we have heard today, from what we have read and studied upon today, God is commanding us as children to obey. O, obey your parents in the Lord. B, bring honor to the Lord by honoring your parents. And E, enrich yourself with God's favor by honoring your parents. And Y, yield in everything. So, sana ay ito'y matanim sa ating mga puso. At sana, bilang mga anak, kapag tinitingnan tayo ng ibang mga magulang, sila ay mapasana all. Sana tayo maging mga anak na pinapangarap ng bawat magulang. Tayo po'y manalangin. Our Father, forgive us for the many times we have blundered and stumbled along in darkness and ignorance. With the light shining right above our heads, Lord, teach us to look to you. Teach us to remember your great promise to honor our parents so all will become well and we will have long life. A life that is full and meaningful. A life that you intend for us to have. Make us, who have made so many mistakes already, aware of them. And be aware that whenever we start walking with you, grace and blessing will result. You are the God of the future and the God of the present, but also the God of the past as well. You can change those mistakes into opportunities for advancement in our children's lives, in our lives as well. Thank you for this message for us this morning. Thank you for all the principles that we have learned today. We pray all these things in Jesus' name. Amen.
Ayan, so isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na na-bless tayo sa message niyang ating pastor na si Pastor Rafi. And now we will be moving on sa ating offertory. But before that, buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 4 verse 19. So sabi po dito, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So church, naniniwala ba kayo na ngayon linggo, God will meet all our needs? Yes, syempre, amen. And with that, let us pray first po muna. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day that we have, O God. And today, Lord, as we have our offertory, O God, may you enlighten us, O God. May you touch our heart and minds, O God, to become a cheerful giver, O God. And Lord, bless this church, Panginoon. Bless Napico Christian Alliance Fellowship, O God. Bless all the families here, O God, and bless all individual, Panginoon. And help us, Lord, to become a blessings to other, Panginoon. And Lord, kung ano man po yung may ipon namin ngayong araw na ito, gamitin niyo po ito sa ikalalago ng inyong pangalan at sa ikalalago ng presensya niyo, Panginoon. We love you, Jesus. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, maaari na po kayong magbigay. Ayan. So, habang nagbibigay pa po kayo ng mga hika po, ay meron pong inihanda na special number ang mga, mga pagurang or I should say, mga young professional po ng sambahan na to. So, ino-offer po namin ang kanta na to, hindi lang syempre sa inyo, most specially sa ating Panginoon. Yes. As we all know special po. Special guest natin, yes, sabi po nga ni Pastor Vlad. Yeah, no? Yeah, as we all know po that now we have a pandemic and now we are still be thankful that all of us, all the members of Napico Christian Alliance Fellowship are all healthy and of course are all safe. So, sige po. In your name forever, say.
So, muli magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa announcement and acknowledgements. So, muli nagpapasalamat po tayo sa bawat isa na ginamit ng Panginoon sa araw na to. Sa ating call to worship, pinangunahan tayo ni Kuya Vlad. And sa ating scripture reading, we have Ate Jenny Rose Vasquez. For tithes and offering, we have Ate Saday Daraob. And of course, for announcement, yours really. And nagpapasalamat din po tayo, of course, sa ating speaker for today, si Pastor Rocky Malayan. Thank you, Pastor, for being an instrument to para marinig namin kung ano yung salita ng Panginoon sa araw na to. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating praise and worship team na patuloy na sumusuporta sa ating gawain sa every Sunday. No? Nawa pagpalaya ng Panginoon, patuloy ang inyong mga buhay. And salamat din of course sa nagbigay ng special number sa atin. Sabi po ni Kuya Met, hintayin daw natin yung pasabog nila. Sabi ko, Kuya Met, kailan yun, hindi ako magsisimba. Pero hindi ako na-inform, kaya po nandito ako sa inyong harapan ngayon. Pero again, salamat Ate Saday, Kuya Met, John Asas, and Bane for that special number. No?
And for announcement po, para sa next Sunday, leaders sa ating worship service, for our call to worship, of course, our song leader. For our scripture reading, we have John Asas. For tithes and offering, wow, si Kuya Met Resines. And for announcement, si Ate Alaysa Daraog. Okay, yan po ang mga mangunguna sa atin sa susunod na linggo. Right, for our February celebrants, ang nakalista ko lang po ay si Kuya Reggie Otero. So I think, tama po ba? Yan, ay magsa-celebrate po si Kuya Reggie. 28 ba siya, Kuya Vlads? 29. Walang 29 ngayon, pero we still want to greet you, Kuya Reggie, kung asan ka man po, ng advance happy birthday, and that we miss you, and stay safe po, Kuya Reggie. Ayan, happy birthday po, maging sa iba pang nagsa-celebrate ng kanilang birthday for this month of February. And for announcement po, for the face-to-face worship service, until now po, pinag-uusapan pa lang, and it will be further announced sa mga susunod na linggo, for we are still on process and we have to comply kung ano yung protocols at sa Pasig City, di ba? We still have na kumuha ng permit and so on. So, pag-uusapan pa po ito. So, mag-antay lang po kayo for further announcement. And for small group leaders naman po, supposedly every after service starting today, is magkakaroon tayo ng small group. Yung seminar before na ginaganap sa Cells Alive, but since hindi lahat available, irereeko na lang siya dito ni Pastor sa ating simbahan. But it magsimula ito on the first Sunday of March. So all small group leaders po, every after service, will be having a small group seminar. And I think 3 sessions po ito every after service. So, ayun lamang po for our announcement and acknowledgement. Salamat po sa bawat isa na naririto, maging sa bawat isa na patuloy na nanonood sa ating live streaming, para hindi man namin kayo kasama face-to-face or in-person, at least nandyan kayo, sumusuporta pa rin sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po ang inyong mga buhay at nawa na bless po tayo sa araw na to. Again, may we call Pastor Rafi to lead us in our closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Meron po kayong mga gustong idulog sa Panginoon. Meron po kayong mga prayer request. Tasin lang po yung inyong kamay. Kung nasa tahanan po kayo, tasin lang po yung inyong kamay. At yan po ay i-honor ng Panginoon. At manampalataya po tayo, manalig tayo na anuman po yung ating request ngayon ay tutugunin ng Panginoon. So, hindi po, pwede na natin ibaba. Hallelujah. Kayo manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat, nagpupuri po kami sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, sapagkat tunay nga po na napakasarap ng, sa inyong presensya, Panginoon. Sabi nga po sa Psalm, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. Panginoon, sarap, salamat po dahil tunay nga po na mas pipiliin namin na mag-spend ng time sa inyo kaysa sa ibang lugar. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po na kami po ay maaaring makadulog sa inyo, makalapit sa inyo, sa inyong presensya, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, ang inyong mga anak na nasa inyong harapan, ang inyong mga anak na sa kani-kanilang mga tahanan, may mga pangangailangan po. Particular po, yung mga kapatid po namin na nagtaas ang kanilang kamay, Panginoon, meron po silang mga pangangailangan na idinudulog namin sa inyo sa mga oras ito, Panginoon. Lord, sabi po niyo sa inyong salita, kung kami po ay hihiling na naayon sa inyong kalooban, ito po ay inyong ipagkakaloob. Panginoon, loobin niyo po na ang mga kahilingan ng mga kapatiran na ito na nagtaas ang kanilang kamay, dito po, maging mga nandito at maging mga nanodoon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, sa aming pangangailangan. At nawa nga po, ang lahat ng pangangailangan na ito, ito may mga pangangailangang material
pangailangang financial, pangailangang emosyonal, pangailangang spiritual, Panginoon. Sa inyo po kami dumudulog, nananalig, Panginoon, na kakatagpuin niyo po kami sa aming kinalalagyan. Nakakatagpuin niyo po kami sa aming sitwasyon, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw ang kasama namin sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon. At salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinababayaan. Tunay nga po, Panginoon, tapat ka sa inyong mga pangako. Panginoon, magpakahayag ka po sa buhay ng bawat isa. Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa. At nawa nga po ay ang lahat ng pangangailangan ito ay magkakaroon ng katugunan. Salamat, Panginoon, na maging ito man ay pangangailangan ng kagalingan, O God. Lord, you are our great healer. And we believe in you, O God, that you can heal us, that you can bring breakthrough in our lives. Salamat po, Panginoon. Maging ito man ay financial breakthrough, maging ito man ay spiritual breakthrough. Lord, you can bring this breakthrough in our lives, O God. So Lord, sa inyo po kami nagtitiwala sa mga oras na ito. Sa inyo po kami nananalig sapagkat ikaw lamang po ang Diyos na buhay. Ikaw lamang po ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. Amen. Kamayan po tayo, yung mga nandiyan sa bahay, kamayan nyo na lang yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo. Amen. Hallelujah. Awitin natin walang pa, yung ano, walang papantay yung chorus sa iyo. Iaalay ang aking buhay pagkat sa iyo'y tunay na walang papantay. Iyo iaalay ang aking buhay pagkat sa'yo'y tunay na walang papantay.